Ang mga Pilipino at Amerikano ay nagkalabuan dahil sa pagmamalabis umano ng mga kano hanggang sa umabot sa sukdulan. May mga instances din yung mga babae na naglalaba doon sa saka. Pinapagsamantala. Kaya yung dalawang American soldiers, hinaras yung babae na nandoon sa tubaan, sinakluluhan ng dalawang brothers. Binuntal yung dalawang Amerikano. The captain ordered detention of all males. Kasunod niyan, noong September 28, 1901, may mga babae umanong nagtipon sa simbahan ng Balanhiga. Dala ang kabaong at ang namatay raw dahil sa kolera. Pero ang mga nakabihis babae, mga lalaki pala, at ang mga kabaong may ikinukubling sikreto. Pero sa ilalim ng patay, mayroon doon mga weapons. Pagkatapos, inilabas ng mga lalaking nakabihis babae ang mga polo, arnis at iba pang armas. At sa hudyat ng kampana, sinugod nila ang pwesto ng mga Amerikanong nag-aalmusal noon di kalayuan sa sin... Sabi ko. Howling Wilderness. Nahoho! Nahoho! Oh! Ma! In our history. It's time for healing. It is time for closer. It is... Alam mo bang napakasama mo? Ano ngayon? Alam mo naman na talagang may gusto sa'yo si Heidi. Sa tingin ko, ang tapang talaga ni Heidi. Ginagawa niya ang lahat para mahalin siya at tapat siya sa nararamdaman niya. Alam mo ba kung gaano kahirap gawin yun? Para siyang puno. Nakatanim sa lupa ay ugat niya at hindi siya matutumba kahit anong mangyari. Eh, ako naman. I
siyang ginawa para sa mga bata.